So guys, hello, no? Kumusta kayo? Itong video na to is a bike check, no? Pero hindi lang to purely bike check. Bibigyan ko rin kayo ng mga tips, no, na nalalaman ko about riding e-fixie, no. So umpisa natin sa ano, sa pag-discuss nung build ko. So nag-build ako ng Traklo or Traklo Cross. So, discuss muna natin, ano ba yung Traklo Cross, no? So, most of you, siguro naman, alam kung ano ang Traklo Cross, no? So, para sa mga hindi nakakaalam, yung Traklo Cross po, combination siya ng track bike, tsaka ng cyclocross. Ano yun? Ano naman? So, yung cyclocross bikes kasi guys, no? Actually, yung cyclocross itself, combination pa siya ng other types ng bikes, no? Na specifically ng road bike tsaka ng mountain bike, no? Yung cyclocross bikes, guys, ginagamit siya off-road. Imagine nyo na lang. Alam naman natin na ang bike of choice kapag off-road, dati, no? Hindi pa uso yung mga ganyan-ganyan. Ang bike of choice kapag off-road is automatic mountain bike. Ang road bike, ang sole purpose niya is nasa, as the name implies, no, road bike, sa roads lang siya, no, flat roads lang. So siguro na bored yung mga bike makers. Na bored sila dun sa ganung concept. So dinala nila yung road bike into off-road. Doon na imbento si cyclocross, no. Mga road bike sila na binild. Lasal, no, sorry, na binuo para kayanin yung terrains ng off-road. At the same time, ma-incorporate yung speed ng road bike, no? So, yun, dun na na-invento si cyclocross bike. Kulang pa rin yung satisfaction ng mga bikers, no? Siguro, ang gusto naman nila mangyari, yung rush ng pag-ride ng isang fixed gear bike, dalin naman nila off-road. So, dun na-invento si Traklo. So basically, track bike siya na kayang dalhin off-road. So balik tayo sa bike check, no? Yung riser bar ko, Sinelli Pepper, tsaka Vans Cult Grips, tapos Sinelli Ant na stem, 60 yata yan, 60mm, no? Tapos kung makikita nyo, naka-positive position siya, no? Ano yung positive position, sir? Mostly, ng mga newbie, napapansin ko, mas preferred nila yung negative position ng stem. Ano yung ibig sabihin ng negative? Naka-downward, no? Naka-aggressive position, no? Tapos, mostly pa yung nakikita ko, naka-slam. No? Ano ibig sabihin ng naka-slam? Sagad dun sa head tube ng frame mo, head tube, tapos kasunod na agad nun yung stem na wala na mga spacer. No? Naka-slam na, naka-negative pa, no? So, aggressive position talaga. Kasi, mas gusto ata nila ng ganun. Comfortable sa kanila yun. Pero, ayun. Yung sa akin, kung makikita nyo, naka-positive position siya. Ibig sabihin, naka-upright. Kasi, medyo maliit yung frame ko, no? Tapos, kaya ako nag-riser bar. Kasi, dyan ako komportable, no? Ganun naman tayo palagi. Kaya tayo bumubuo ng bike. It's either, kumakarera ka, no? So, magbibuild ka ng racing bike. Or, kung ang purpose mo naman ay pang daily commute kagaya ko, ay just to be comfortable rather than being aggressive. Kasi hindi ko naman siya kailangan na ipang karera. So, kailangan ko lang, komportable ako. So, compare sa mga drop bars, sa bullhorn, riser bar ay isa sa mga masasabi kong pinaka-komportableng bars. Tapos, kung mapapansin nyo, hindi ganyan yung stock na Sinelli Pepper, no? Yung Sinelli Pepper na stock, medyo may kahabaan pa yun. Ito, payo ko lang, no?
pwede nyo dong i-adjust. For example, masyado ng maliit ang frame nyo to the point na halos tumama na yung tuhod nyo sa manibela nyo pag nagbabike kayo, no? So pwede nyo habaan yung stem nyo, or di naman kaya sobrang laki ng frame nyo, so pwede kayong magbawas ng size ng stem nyo. Yung haba naman ng bar or ng manibela nyo, kung drop bar man yan or riser bar man yan, eh nagdedepende sa bike fitting nyo. Hindi yan, oo, pwede na kasi gusto mong makasingit sa traffic, so ang gagawin mo, iiksian mo yung bar mo or yung drop bar mo, maliit na size 38, mga ganun. Importante din yung haba niyan kasi nakaka-apekto yan sa riding position mo. Kagaya ko, no? So sabi ko nga, maliit yung frame ko, so pinutulan ko yung riser bar ko para yung arms ko mag-narrow siya, no? Pag naka-narrow kasi siya, naka-straight lang ako ganyan, no? So komportable yung sakay ko. Pero hindi naman porket applicable sa akin, applicable na sa inyo. So depende yan sa bike fitting nyo. So dapat kino-consider nyo yun. Hindi lang, ay maganda kasi tignan pagka ano eh, pag ganito eh. Hindi po ganun, no? Para sa mga newbie natin dyan, i-take into considerations nyo palagi yung comfort nyo. Tsaka syempre yung safety nyo. Hindi lang palaging aesthetic ang kino-consider nyo. Para naman sa aking seat post and saddle, no, naka Sinelli pillar ako, tsaka Rinpoch copy. Mura lang yan, parang 350 lang ata yan. Yun na maalala. Pero yun, ang gusto kong i-highlight dito ay yung seat post. No? So mamaya ako na gagawin to. Yung taas naman ng seat post, again, lagi namang ganun, lagi namang sa bike fit nakadepende. So mamaya na ako gagawa. Actually gumagawa kasi ako ng strap, pero hindi ako makapag-concentrate eh. Sana ako. So yung seat post ko, Sinelli pillar, no. Alam naman nating lahat na syempre gusto nating nakikita yung mga components ng bike natin, no. May mga frames kasi, mga newbie natin diyan, yung pursuit guys, yung frame niya, yung mas mababa yung side ng head tube, tapos yung sa seat tube mas mataas siya. Yung iba naman, or yung most common na nakikita natin is yung neutral geometry, yung flat lang mula sa head tube, sa seat tube flat lang yung top tube niya. Tapos meron pa tayong isang geometry, yung ano ang tawag doon, ayun. Ito yung parang pagbaguhan ka dirindiri kay dito, yung sa slope, no. Yung slope na tinatawag, yung head tube mo, tapos yung top tube, eh, pababa yung orientation niya, papunta sa seat tube. Ilalagay ko na lang dyan yung picture niya. So, pag newbie, parang pag mabili ng mga ano sa groups, allergic sila sa slope. No? Pero, in reality guys, yeah, para sa akin, komportableng sakyan ang isang slope, no? Eh bakit? Eh bakit yun sa'yo? Neutral. Ayun yung prefer ko eh. Kayo nga ayaw nyo ng slope eh. Pero ayun, para sa akin, komportable yung neutral. Para sa akin, no? Natry ko pa lang yung slope na geometry sa road bike. Hindi ko pa siya natry sa fixed gear, no? So ayun na. Balik tayo sa seat post. So pag naka-pursuit kayo at gusto nyong i-flex yung seat post nyo, okay kung biniyaan kayo ng height. Tsaka kung yung pursuit frame nyo eh hindi ganun kalaki. Kasi may nakikita ko dyan mga naka Jeprox, no? Familiar sa Jeprox. Naka Jeprox na size 56 pa. So good luck naman sa seat post nyo, no? Pagsukat kasi ng height ng seat post. So ang gagawin mo, yung saddle mo, ipit mo sa kilikili mo. Aabutin mo nito ng dulo ng kamay mo, yung doon sa crank bolt, no? Crank bolt ba tawag doon? Oh, crank bolt. Basta doon sa area ng spindle. So from kilikili, nakaipit yung saddle sa kilikili. Aabutin mo yung crank bolt mo or yung sa spindle side ng crank mo. Dapat sakto lang siya. Hindi ka unat na unat. Hindi rin sobrang loose, no. Dapat saktong straight lang yung kamay mo. So ganun namin sinusukat yung seat post height, no. So, isang way 'yon. Pero ito pala yung tama. Naalala ko, ito yung tama. Ilalagay ko sa picture.
ilalagay ko dito yung picture. Ganun yung tama pala, naalala ko na. Pero yun, isang way din yun, yung sa kilikili. For example, sa gitnaan ng daan, napansin mong medyo hindi okay yung ride mo, hindi mo masasukat yun sa binti. Kasi pag yun sa binti ang ginawa mong sukatan, dapat nakatayo ka nun sa pader eh, kasi dapat may sandalan ka. Pero yun nga, paano kung nasa kalsada ka na? So yun yung isang way dun, yun sa kilikili. Pati ang mata ko, sorry, na-allergy yata ako. Tapos, sa seat clamp ko ay The Project. Yung mga seat clamp natin guys, may mga sizes yan ha. So, bibili kayo ng Acma dun sa size ng seat tube nyo. So, para sa cog chain and crankset ko, sa cog ko, naka-Piz Unbreakable ako. So, yung Piz Unbreakable, medyo pricey siya. Compared dun sa isang Piz yung SP Rocket or Sprocket. Parang ganun. Yung iba-iba yung kulay. Yung Piz kasi na yun, aluminum yun. Hindi pa ako nakatraklo. Yun yung gamit ko, yung Piz na SP Rocket or Sprocket. Napansin ko, sobrang lambot niya guys. So, kung pang daily use nyo yung bike nyo, hindi ko siya i-advise na gamitin. Kasi madali siyang tumulis, no? So, itong Piz Unbreakable kasi na to is chromoly siya, no? Chromoly yung material niya. Ayun, over Piz SP Rocket, mas i-advise ko sa inyo na kung tight yung budget nyo, just go for the ordinary cogs, yung mga bakal na cogs, kasi mas mainam yun compared dun sa SP Rocket. Hindi ko sinisiraan yung SP Rocket na cog ha, pero yun yung review ko sa kanya, malambot siya. Kung hindi nyo naman pang daily or pang flex nyo lang yung pixie nyo, pang lakad nyo lang sa park, sige, go, kasi maraming color of choice pag doon ka sa Piz SP Rocket. So, sa chain, meron ako ditong Izumi. Yung Izumi na natig 800, yung green yung box, no? Meron kasi yun, yung silver, yung gold. Sa chain naman, ang advice ko sa inyo, kung meron kayong pyesa na dapat pag-investan ng pera, mag-invest kayo sa chain. Kasi, yan yung, kumbaga, yan yung lifeline natin eh. Pag naputo lang chain, oo, pwede ka foot jam, no? Foot jam kung tawagin. Or yung aapakan mo yung rare tire mo para mag-skid ka or mabawasan yung bilis mo. Pero, paano emergency? Biglang napigtal yan. Ma-out of balance ka, matumba ka. No? Hindi usapan dito yung pag-stop. For example, during climb, nare, umaahon ka. Napigtas yung chain mo. Huwag naman sana. Napigtas yung chain mo. Pwede kang ma-out of balance at tumumba. E paano kung may nasa likuran mong sira ulo? E di alamat ka na lang, no? Huwag naman sana. Pero yun, guys, mag-invest kayo sa chain. Yung KMC S1 na chain, parang around 300 lang ata yun. Sobrang tibay na nun. No, anong dati na nung baguhan ako, KMC Peanut ang chain ko, no. Sobrang kunat niya. Medyo mabigat nga lang, pero matibay siya, guys, no. KMC Peanut, KMC S1 chain, kahit yung Olive okay din 'yan kung gusto niyo medyo maganda tingnan. Pero 'yun, mag-invest kayo sa chain, guys. Sa crankset ko, naka-Andel ako. Andel 165. Tapos sa chainring is Decas na 46 teeth. Yung cog ko pala, 18 teeth siya. So, ang ratio ko is 46-18. May ipapaliwanag ko kung bakit. No? May kinalaman to sa pagka-wide ng tires mo. Yung ratio mo. Ito yung pinaka, pet peeve ko, no? Sa mga baguhan. Guys, hindi porket ang ratio nyo 60-13. Sobrang lakas nyo na. Hindi ganun, guys, no? Magalit na kayo kung magagalit kayo. Pero, para sa mga newbie, hindi ko ina-advise na ganun agad, no? Huwag nyo agad taasan yung teeth ng chainring nyo. Then, babaan yung teeth ng cog nyo. Ang kasi nyan, guys, ang rationale nyan, kapag ang teeth ng chainring mo ay malaki, tapos ang teeth ng cog mo ay mababa, matigas siya padyakan.
pag matigas ka sa padyakan, mabilis yon guys. Kung ang sole purpose mo ay kumarera, okay, sige, go. Or kung gusto mo mag-training, sige, go. Pero kung newbie ka, guys, huwag ka mag-60 agad, no? Kasi mahirap nga siyang padyakan, at the same time, mahirap siyang pigilan, no? Kung kaya mo, good for you, no? Thumbs up. Pero kung newbie ka, guys, huwag mo na. Mag-start kayo sa 49.17, mga ganun, or 48.17. Saktong-sakto siya sa flats, tsaka sa mga ahon. Makakaahon ka, at the same time, hindi ka naman spinning sa downhill, no? May relation din siya sa pagka-wide ng rims mo. Mamaya i-explain ko, no? Yung crank arm length naman, meron tayong 170 tsaka 165, no? Mas mahaba kasi yung 170, no? Sa 170 nga eh. Kasi sabihin, mas prone siya na sumayad sa lupa, no? Or kung saan man yan, kung may batong malaki man yan, mas prone siyang sumayad kasi mas mahaba siya. Yung BCD naman, guys, yung 144, 130, 110, mga ganun. Yun kasi yung parang distance ng chainring bolts, no? Tsaka yung 144 kasi mas widely used siya sa mga track bike, sa mga fixie. Mas customizable kasi kapag syempre pag doon ka sa 144 kasi andun yung mga chainring ng fixie eh. So mas madali mo ma-customize. Thoughts nyo sa gantong ratio? Ang funny nun, para sa mga nagtatanong sa thoughts nyo sa gantong ratio, in-explain ko na. Kung ang chainring nyo ay mas madaming teeth tsaka mas konti ang teeth ng cog nyo, mas matigas siya padyakan. Oo, mas mabilis ka, pero mas matigas siya padyakan. Mas mahirap din siya pigilan. Pag-usapan natin wheelset. Ito, gusto ko i-highlight to. Yung wheelset ko, ito. Naka-Panaracer ako. Panaracer Gravel King 32C. Tapos, the Hydra rims. Hub ko is VP. So, yun yung wheelset ko. So, wala akong inner tube. No? Naka-tubeless setup ako. Ano yung tubeless? Sa mga hindi nakakalam ulit, no? So kung alam mo, good for you. Pero kung hindi mo alam kung ano yung tubeless, ang tubeless, guys, wala siyang interior, no? Kaya siya tinawag na tubeless kasi wala siyang inner tube. Most ng mga components mo dapat ay tubeless ready. May mga rims na kahit hindi tubeless compatible, kayang gawing tubeless setup. Paano ko nasabi? Naka-MTB ako dati. May mga ka-group ko ako na hindi naman tubeless ready ang rims nila, no? Pero naka-tubeless sila. So, itong tubeless kasi na to, kung isa ka sa mga gempoy na allergic magdala ng extra inner tube, ng patch kit, or ng kahit anong pang ano sa butas, mag-tubeless ka. Kasi sa tubeless, guys, hindi mo iintindihin kung makagulong ka man ng stapler, ng thumbtack, ng pako, wag lang ng martelyo siguro. Joke lang. Pero, ayun nga, pag naka-tubeless ka, hindi mo iintindihin yun. Hindi mo na kailangan magdala ng inner tube, hindi mo na kailangan magdala ng patch kit, hindi mo na kailangan magdala ng panikwat. Ano na lang dadalin mo? Yung Presta valve adapter na lang. Kung naka-Presta valve ka kasi, most ng mga nagbo-vulcanize, hindi sukat sa Presta yung valve nung panghangin nila. So ayun na nga, sabi ko nga, hindi nyo need ng tubeless ready na rim. Ano lang kailangan nyo? Magaling na mekaniko, no? Magaling na mekaniko lang. So yung sa tubeless setup, hindi nyo na kailangan magdala ng mga inner tube, pero may kapalit kasi siya, guys, no? Hindi nyo naiintindihin yung puncture sa gulong nyo, pero may kapalit siya. Need nyo mag-invest. Hindi siya mura, no? Solid siya for the long run. Kasi nga, hindi mo naiintindihin yung puncture. Hindi mo na kailangan magbit-bit ng kung ano-ano ng tools. Sarili mo lang dala mo. Legit yon. So, yung rim kasi dyan, tinatapean, no? Meron tayong tinatawag na rim tape. Hindi ito yung rim tape na nilalagay lang sa rim pang protect lang dun sa mga debris. Hindi. Yung rim tape na to, may adhesive to. Meron kaming alternative na mas advisable, kahit duct tape na lang, mas matibay pa. Duct tape, ikakat nyo lang siya based dun sa kung gaano ka-wide yung rim nyo. Itetape nyo siya dun sa pinaka-rim, yung patong, depende dun sa lalim ng lalim ng rim nyo. Kasi kailangan lumapat yung tire bead dun sa rim nyo, no? Yun yung mahirap palapatin sa tubeless, no? Aside sa rim tape,
need nyo rin ng tire sealant. Itong tire sealant, medyo pricey, no? Kasi ever since, ito na yung gamit ko kahit nung nag-MTB ako. Naka-stans ako. Highly recommended, no? Maganda kasi siyang brand. Maganda rin yung quality kasi nagamit ko na siya before. Tapos yung ito, ito yung mahalaga. Dapat yung tire nyo is tubeless ready or tubeless compatible. Paano nyo malalaman kung tubeless ready or tubeless compatible? Check nyo yung gulong kung merong TLC or TLR na mark. No? TLC ibig sabihin tubeless compatible. TLR ibig sabihin tubeless ready. No? Pares lang yun. So yun yung kailangan mo. Rim tape or duct tape, sealant, tsaka tubeless ready or tubeless compatible na tires. Rim, again, disclaimer, mas advisable ko kung tubeless ready rin yung rim nyo. Pero sabi ko nga, may mga mekanikong kayang gawing tubeless, yung mga hindi tubeless ready na tires. No? So, yung rim ko, the Hydra, tubeless ready naman siya kung titingnan nyo sa website nila. Kahit yung H-Plus na archetype or R-Type, no? Tubeless ready rin yun. Hindi ko lang sure yung TB14, yung Eero, tsaka yung Formation Face. No? Hindi ko na tinignan kasi wala naman akong interest sa mga rim na yun. Pero yun, sure ako yung the Hydra tsaka yung archetype. Tubeless ready yun. Sabi ko kanina, yung gear ratio nyo, nagdedepende din siya kung gaano ka-wide yung tires nyo. No? Kasi the more na wide yung tires mo, for example, kagaya ko, naka 32C yung, magsabihin medyo mas malaki siya. Kasi ganyan yung mga sa track lo. Kasi off-road siya, so hindi tayo pwede mag 23C. Kasi madaling mabutas yun. Or for example, may bato, malakas yung impact sa rim, diretso sa rim mo yon pag ganun ka ano yung clearance ng tire mo. So mas maganda yung medyo wide, no, mga 32, 35 or at kahit 40, depende sa inyo yan. Tapos meron pa tayong tinatawag na nubby tsaka yung slick tires, no. Yung nubby yung may mga ngipin, no? Kagaya nitong sa Panaracer, no, may mga ngipin siya. Yung slick naman, yung kagaya sa Tixlick, kaya nga Tixlick eh, kasi slick siya, flat lang siya technically. Yung gear ratio nyo, depende siya, the more na wide yung tires mo, mas mahirap siyang ipadjack compared dun sa mga 23C, no? Mas mabigat padjakan yung 32C compared sa 23C. So, anong gagawin mo? Adjust ka ulit dun sa ratio. Kaya ako naka 46x18. Galing ako ng 49x17, ginawa ko ang 46x18 kasi nga, medyo lumaki yung tires ko. So, pag nagstay ako sa ratio ko, na 49.17, baka mahirapan ako pumadyak, baka mahirapan ako mag-stop, kaya medyo binabaan ko yung ratio. Ganun siya guys, ha? So fork, para sa fork naka the project TP chromo fork ako, no? Wide yung clearance ng TP chromo fork, no? up to 35C ata siya kasi itong 32 ko hindi pa sagad, so kaya pa ata to up to 35C. Spacer the project. Tapos, yung frame ko pala, sorry, hindi ko ata nabanggit. Yung frame ko is Abe Maldea. 48 top tube, 56 tube, no? So, ang height ko po is 5'5", no? Around 5'4 to 5'5", parang ganun. Pero sa huling tingin ko, 5'5". So, ayan yung frame size na komportable ako. Sa mga tropa nating 5'5 lang dyan, or 5'4, huwag nyo na balakin mag Manila Animal size 56. Dati naka-Jeprox din ako, size 52 ako. Ang kita na lang sa seat post ko yung ano, yung dugtungan na lang. Yung dugtungan na lang ng kabitan ng saddle tsaka sa post mismo. Ano pa? Pedals, syempre, enemy pedals, no. Highly recommended. Ang tagal na sa akin 'yan. Simula nang nag-build pa ako, yan yung pedal ko. Tapos strap ko is lalayo pa ba ako, syempre. Brand ko na, 'di ba? The brand X, no. Sa Pasko mamimigay tayo ng strap, sabi ko nga mamimigay tayo. Ito, ayan, ito yung mga ginagawa ko pa lang ngayon, no? So, itong design na to, hindi siya kagaya nung binibenta ko na 350 kasi yung 350, two parts ng strap yon. Yung isa yung may buckle na ano, may buckles. Ito, isang buong strap lang to. Check nyo yung strap nyo, no? Sa strap kasi, ito yung madaling masira, no? Yung itong part, hindi ito. Kasi ito yung kumakaskas sa pedal nyo, lalo kung aluminum yung pedal nyo. Ito yung napupunit, no? So, ang ginagawa ko, makapal to, 4 layers. Ngayon, naka 2 layers pa lang kasi hindi pa naman to tapos. Pero, ang finished product nito is 4 layers. No, check nyo yung strap nyo. Ito yung madaling masira. Legit.
lalo kung naka-aluminum pedals kayo. So, advice ko mag-plastic pedals kayo. Yung G-Star or Enemy, yan, mga plastic yan. So, yun, sa Pasko, no, mamimigay tayo. Abang-abang lang kayo. So, yun lang, no, guys. Sana nakatulong yung video na to sa buhay nyo, no. Kahit anong bike, no, fixed gear man yan, MTB, road bike. Sobrang importante ng bike fit, no. Nung una, oo, galing din ako sa, I was once a Gempoy, no. So, syempre, ang tinitingnan ko lang dyan ay yung looks, no. Uy, astig to. Gusto ko to. O, sige, biling ko to. Without considering na ang sakit na pala sa likod sakyan, no. So, nung tumanda ako, na-realize ko. Tumanda! No, so, na-realize ko na hindi pala ganun. So, yun lang, guys. No? Thank you sa panonood. Kung umabot ka sa point ng video na to, maraming salamat, no. So, sana nakatulong ako sa'yo. Ride safe. Yun lang.